lang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong lupa, tao." Tinawag niyang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa,
at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan nilang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila sa pagpigil sa mga tao, sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos nami nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa niya sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha, ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tumayo po ang lahat. Pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibig ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sasa kaniya at mananahan sa kaniya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako.
Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Espiritu Santo na susuguin ng aking Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Bakit kaya ito yung sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Parang napakagandang tingnan kasi sa kabuuan ng kaniyang karanasan na kasama ang mga alagad, napakadali nilang makalimot. Yun bang nakasama siya ng mga alagad na ito ng 3 taon, 24/7, kumain, nakita ang mga himalang kaniyang ginawa, ang pagpapahayag niya ng mabuting balita, pero madali pa rin nakalimot ang mga alagad dahil sa takot. Kaya nga nung huling karanasan ng mga alagad, nang si Jesus ay ipinako sa krus, silang lahat ay nawala at walang nakita si Jesus na mga alagad na sumusunod sa kaniya dahil lahat sila ay nagtago sa takot sa mga Hudyo. Kaya pinaalalahanan sa atin ni Jesus ang mga bagay na sinasabi niya sa pamamagitan ng patnubay o Espiritu Santo. Iniyahanda tayo ni Jesus sa isang pagkakataong maunawaan muli ang kaniyang mga salita at ang kaniyang mga gawa sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo na siyang bunga ng pagmamahala ng anak at ng ama upang sa kabila ng lahat ng ating pagkalimot sa grasya at biyaya ng Diyos, patuloy tayong babalik dahil sa patnubay na ilang ibibigay sa atin. Ang pinakakalaban ng tao na nakikita ni Jesus ay ang takot. Sapagkat ang takot ang nagko-confuse sa tao. Ang takot ang siyang humihiwalay sa kaisipan ng tao sa katotohanan ng buhay. Kaya bilang antidote, bilang kalaban ng takot ay walang iba kung hindi ang pag-ibig. Sapagkat ang tumutupad ng salita ni Jesus ang siyang umiibig sa kaniya. Kaya't ang pag-ibig ang pundasyon upang maalala natin ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, ang ginawa niyang pagliligtas at ang ginawa niyang patuloy na pagbibigay ng buhay at inspirasyon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mananatili tayong nakadugtong sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa gawa ng Espiritu. Ang Espiritu na nagbibigay ng inspirasyong patuloy tayong magmahal kahit na tayo nahihirapan, kahit na tayo ay nasasaktan. Sapagkat sa kaduluhan ng buhay, ang mananaig ay kung sino ang sumusunod sa Kanya at umiibig sa Ama at sa Anak upang maunawaan ang bunga ng kanilang pag-ibig, walang iba kung hindi ang patnubay, ang Espiritu Santo. Lahat tayo ay gabayan, nawa ng Espiritong ito na siyang nagdadala sa atin sa bagay na tama at sa bagay na siya nating dapat sundan sa pag-ibig sa Diyos sa araw-araw ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama
na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kaniyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ will be sent to the Lord. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga laga. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.